Pagagayahin naman natin tong ano, tong nasa gitna. So ang una nating gagawin, siyempre, mag-duplicate muna tayo ulit. Ito, duplicate. So may duplicate siya dito. I-click mo lang tong column na to, i-duplicate mo para maging dalawa. Yan. So kung kukuha tayo ng heading, dito na rin, duplicate mo na rin. I-drag and drop mo na lang si heading. Yan. Ganun din sa kabila. Yan. So, itong images, palitan natin. Ito. Ulit. Yan. Gamit tayo ng tiny take. Yan. Capture mo lang ganyan. Yan. Save locally. Tiny take. Okay. Tapos mo niyan, punta ka dito ulit. Palitan mo yung images nito. Then, yan. Short media. Ayan. So, hindi lang. Yan, magkapareho na sila. Again, itong bandang nasa baba, itong apple na to, I think white to yung pagka row nya, pero yung center nya siguro row, o yung column nya is box. Tingnan natin. So or ito full width, yan, tama. Okay. Yan. Oh, yan. Oh, yun nga. Almost, pareho. So, copy naman natin itong, ito namang isa, medyo tricky itong isa. I think overall images to. So, may iba't ibang pamamaraan ng pagkuha ng image. So, pero tinuturo ko lahat dito. So, mamili ka nalang kung tingin mo saan yung mas maganda sa'yo. So, check natin itong image na to. Kung ito pa pure background, no, naglagay pa sila ng additional photo sa ibabaw ng background. So, ganito yan. Gagamitin mo ulit yung Gallery Pie. Hanapin natin yung content na yan. So, maraming pamamaraan. Ulitin ko kung saan ka nadadalian. Yun ang gamitin mo. Para sa akin, mas madali kasi yung ano, nag-grab ng picture lang yung using Tiny Tech. But may mga certain na pagkakataon yung picture hindi mo mag-grab. Basta-basta. Kasi iisipin mo kung like itong nakita natin, kung ano ba to, kung ito ba ay, itong picture na ba to ay pictures na nasa likod niya yung background, o totally background siya lahat. So, gagamit tayo ng Gallery Pie. Okay. Drag. Ayun, so lumalabas na images siya. Gagawin natin siyang background. Ganito lang gagawin natin dyan. Save natin tong images na to. Mobile games. Think mobile games. Then, punta tayo ulit dito. So, hindi natin pwedeng gawing image. Ang technique natin gagawin dyan is, yung column, lalagyan natin ng style. Lalagyan natin ng background. Kasi hindi siya basta image lang na nasa gitna gaya nito. Totally image background siya. So, punta lang tayo dito sa Edit Raw. Choose Image. Upload tayo. Click natin si Mobile Games. Yan. After, Insert Media. Ayun na. So, hanapin lang na, ayusin mo lang yung ano niyan, yung pagkakaayos. Para lumabas yung nasa gitna ng tao, mga yan, gamer. So, malaki. So, pwede natin piliin na cover. Yun. Ano yun? Update mo. So, ang text na siyempre para mabasa, puti-puti.
So gaya ng sinabi ko, hindi man natin kailangan sa unang pagde-design natin, kailangan lang natin yung mayroon tayong pattern, mayroon tayong template. Then saka na natin pinuin after. Yan. Yun ang ano. So check natin kung almost lumabas ba. Auto-update tayo. Wow, yan. Pareho-pareho na sila. Yan. Okay. So kung gusto natin na baguhin yung size, almost same din naman. Oh, alam ko same din naman size niya 'yan. Okay na. So okay na tayo diyan. Lagyan naman natin yung footer. Yung footer madali lang naman ang paggawa ng footer. Bawa to lang. So ang footer, ito, meron na tayo dito. Pwede mo na lang lagyan natin ng ano ba, ang kape lang natin, ito na lang. Yan. Footer na yun eh, ilalim. So, text editor lang ang katapat nun. Ayan, so, again, pwedeng text, pwedeng visual, pero sa moron sa gusto ko sa text, sa center mo lang. Yan, update mo na. Okay. So, ayun na. Meron ka na. Pwede mo laparan yung footer natin. Etc. Pamamagitan nito. Yan. Yan. So overall, magkawig na magkawig na. Magkamukhang magkamukha na. Kulang na lang din menu. So sa paggawa ng menu, ganito. Gagamitin muna natin tong template na ginawa natin. Alis tayo dyan, yung template na ginawa natin. Ito yung template na ginawa natin eh. Yan. Yan, itong lahat ng template na ginawa natin kay Elementor, siya yung magagawin natin pinaka-general, pinaka template natin sa lahat ng mga gagawin natin. So punta tayo sa pages. Oops, bago pala kayo pumunta sa pages, minsan si WordPress default 'yan, itinuturo niya yung homepage mo dun sa blog. So dapat kung wala ka pang home, dapat gawin mo, minsan magtataka kasi bakit naka-point sa blog page. So gagawin, pupunta ka dito sa appearance, ay hanapin mo lang dito or settings, hanapin mo lang dito yung ano. Or hanapin lang natin. Reading. Static 'yon. Pupunta lang natin kay home page. Pag may blog ka na, popost naman natin sa blog. So save mo lang. Okay. So okay na 'yan. So after niyan, ang gagawin natin, gagamitin na naman natin tong ano, itong sa isa ngayon, pag tinanggal natin itong extension na to, default template yung nasa homepage natin. Yan. Yung template na instant, but hirap i-edit. Hindi ka malaya. So, punta tayo ngayon sa pages. Yan. Click mo lang yung home na ginawa natin. Edit with Elementor. Wait natin ang loading. Yan. So, settings. Ang pipindutin mo, Elementor Canvas, para mawala lahat yan. Check natin. Okay, yan. Nawala lahat. So, susunod natin dyan ay ang isusunod natin ay ikakabit natin ang general template. Insert mo lang. Do you want to know important settings and template? Pwedeng no. Try lang na no. Tignan natin. So ilalagay niya yung buong template na ginawa natin kay Elementor. Ayan, nailagay na niya. So, sisave lang natin ulit, update, regular update lagi.
Tingnan natin kung magbabago. Yun, bago na. Totally, gaya na sinabi ko, gawa mo, kung tuwing gagawa ka ng website, isipin mo kung ilang row, isipin mo ilang column, then gagamit ka rin ng mga tinatawag na Chrome o browser plugin, bukod dun sa plugin sa WordPress, at yung mga software gaya ng Tiny URL at iba pa. So, ayan na, lumabas na. So, lalagyan natin yung menu sa taas, gagayahan natin yung menu niya. So, para magkaroon ka ng menu sa taas, ang gagawin mo, ilabas ulit ito. Mag-install naman tayo ng another plugin. Ayan. Para mas mabilis to, hindi na tayo gagawa ng ano. Kumbaga, kung may gusto tayong copy na isang page, mas mabilis yung process. Makakagawa tayo ng multiple pages. So, punta lang tayo, add new. Yan, i-type mo si all in duplicate page yan. Ang trabaho ni duplicate page is copy niya yung pages na mga nagawa mo na. Install lang natin. Siyempre, pag may pages ka na nagawa na lang, gagawin mo, babaklasin mo na lang o dadagdagan mo na lang yung design. Ganun lang kadali. Installing. Activate. Yan. Pag na-activate na siya, bumalik tayo dun sa pages. Remember, ang pages, yan yung lagayan ng mga website pages mo. Like home, about us, contact us, etc. So, na-activate na natin si plugin, duduplicate natin yung home. So, yung lalagay natin siguro ay iPad, iPhone, Watch, TV, or support. Ganon. Try natin. Kung babaguhin mo lang yung, at ibig sabihin ng drop, hindi siya nakapublish. Pag may nakalagay dito front page, ibig sabihin siya yung pinaka-home page mo. So, drop, babaguhin lang natin yung title. Lagay natin ay, ambawa, iPad. iPad. Ayan. So, may iPad na tayo. Katapos natin yan, pupunta tayo. Kung ilan yung page, ambawa, gagawin natin page. Sabihin natin, 2, 3, 4. Nagdagan natin tatlo. Duplicate lang ulit. Another duplicate. Another duplicate. So, nakita niya almost the same lang siya, yung ano, yung kanyang mga design, etc. Ayan. So, si iPad palitan natin ng iPhone. Yun. iPhone. Palitan natin ng Watch. Isa na may lagay natin siguro sa kanila, support. Magkakatunog din naman yung support, contact us, etc. Para lang naman yan. Hindi gawin na natin support din. Support. Yan. So, lahat yan nakadrop, gagawin lang natin, quick edit ulit, ipapublish mo lang,
para mabasa ni WordPress na nakapublish yan at gawin niyang ano, ilagay niya sa list of menu. Edit, publish. Edit, publish. Edit, publish. Yan. Yan, nakapublish na lahat yan. Pumunta tayo sa settings or appearance. Yun, sa appearance, nandun yung menu. Click lang mo lang. Yan. View all. I-click mo lang ganyan. Then, i-add to menu. Yan. So, lalabas yan later doon sa top menu natin. Yung ginawa nating mga pages. Yan. Yan. Pwede nyo i-drag and drop yan. Ayusin nyo yung pagkakaiba. Ayusin yung pagkakaayos. Yan. Ganyan lang. So, ito yun yung primary menu. I-click nyo lagi yung primary menu o i-click mo lagi. Then, gusto mo kada pages na i-add mo, ma-add dyan para automatic menu. Pwede rin. I-click mo lang to. Then, save menu. Then, i-resume mo lang. I-refresh lang natin yung website natin. Wala. Ayan na. Lumabas na yung menu. So, tutularan natin yung menu na nandito. Kulay at yung hover niya. Ayusin natin. Punta tayo ulit sa pages natin kasi nandun yung menu or hindi pala pages. Pupunta tayo dun sa ating template. Dun natin i-edit. Sa save template. I-check natin kung magre-reflect ngayon yung babaguhin nating menu. Kung magre-reflect dun sa lahat ng pages. So, i-click. Punta tayo sa ating pages ay sa template. Tayo natin mag-load. Then later dadaanan natin yung ano, yung functionality pa ng Elementor na napakaganda. All in one na siya, complete na siya. So edit lang natin 'to. Yan. Edit with Elementor. Maraming mga iba't ibang tinatawag na graphical editor ang WordPress bukod sa Elementor. So, kung saan kayo madadalian, kung saan nyo nakikita nyo mas maganda pag na-test nyo, doon kayo. Pero for me, marami na kasi ako nagamit ng mga graphical element, graphical editor o backend o frontend editor, ano man, mas gusto ko yung Elementor, mas maganda. So, yan. Ito, dito tayo sa ating menu. I-click mo lang ulit yung elements na nasa loob ng column. So, ito ulit, column to, tapos ito, row naman yan. To. So, yan. So, tingnan natin yung menu ng Apple. Mahaba lang, so, wala siyang underlinean. Then, malawak ang spacing niya. Later, tingnan natin. Oh, yan. Tingnan natin gano'ng kalawak. Not ganun, pero okay na yan. Then, kulay ng menu niya ay puti. Text color ay puti. Pag hover, ibig sabihin hover yan, dinaanan. So, bali hindi nga puti. So, gawin na lang natin ang hover niya ay kulay
Balik-try naman natin. Yan, medyo ganyan-ganyan. So, update mo lang. Check mo kung magre-reflect dito sa ginawa natin. Now, kung hindi siya nag-reflect, ang gagawin natin is gagawin natin mismong template. Template yung menu. Sige, tuloy lang natin. So, ayan na. So, i-plan mo ulitin yung text. Pwede rin. Typography. Kung aerial shot. Text natin. Sobrang liit. Ang karamihan naman size ng text. Hindi 14, 16. So, 14 siguro. Yun. So, update natin. So, ang gagawin natin, sa-save natin itong menu na to. Save as template. Tatawagin natin menu. Menu. Okay. Yun. So, exit tayo sa dashboard. Punahan natin yung mga pages na ginawa natin. Ito nitong home. Para mapalitan yung menu na inilagay natin. Madali lang naman yan. Simple lang kasi nakagawa na tayo ng template mismo. So, ito yan. Para maisingit mo yung template na ginawa mo o ginawa natin, click mo lang ito. Then, hanapin mo yung sa my templates. Ipindot mo lang yung menu. No lang. Yan na. So, i-delete mo lang yung nasa ilalim. Update mo lang yan. Makikita mo na bago na ulit yung menu. Yan. So, overall, magkawig na ba? Siyempre, hindi. Pero overall, kumbaga blueprint pa lang to, kumbaga sketch pa lang to, ba? Almost ano na, parang ano na, ginawa mo na lahat. So, ganang kadali lang yung paggawa ng bawat pages, homepage. So, pare-pareho lang naman principle niya, pare-pareho lang naman kung paano gawin niya. Kung pupunta tayo sa iPad, makikita natin, nandiyan yung ginawa natin na, ayan, ito. Ayan, ginawa natin pages na kinopya. So, para mabago itong iPad na page na ito, pupunta lang ulit tayo sa page na yon, ayusin natin. Kasi ang madalas lang ayusin dyan sa page na yon, itong, hindi lang, iPad. Dati, mahirap, matagal mag-edit. Nako, as in mano-mano coding. Ngayon, swerte tayo, meron na tayong mga ganitong ano, technology. So, iPad natin to. Si iPad, punta tayo dito, tingnan natin. iPad, my blog, iPad ba? Update lang natin. Dapat magbago si iPad kasi in-update na natin eh. Yun. Yan. So, yung menu, hindi pa napalitan. Palitan natin yung menu. Ulitin ko, pag menu, ikakabit mo lang yung ginawa mong template. Yung natin template na menu. Itong menu. No. So, click lang natin siya. Update natin. Yan, iPad na yan. So, ayan na siya. Ayan. So, kapareho na siya ng homepage natin. Ngayon, kung gusto mong gayahin si iPad, punta ka lang dito. Ang concept pa rin, or ang tinatawag na principle, isa pa rin. Yun. Magro-raw ka, magkukulong ka, kukopya ka ng images, etc. Yan. Ito, apat to na column ng nasa isang row. Ganon. Ito naman ay malamang background image. Ito mga iba, background images yan. Yan. So, napakarami yan. So, gagawin natin ito. Pupunta ako kay Elementor. Ituturo ko naman sa inyo o sa iyo paano yung ginagawa niyang yung features niya na magaganda. So, yan.
So, unang-una sa Elementor, meron din siyang tinatawag, ang maganda kay Elementor, drag and drop lang editor. Kaya nang gagawa natin ito, drag and drop lang to. Yan. May makita tayong ano, images, i-drag natin yung ginagawa natin. Heading, i-drag natin. Yan, ganyan. Nakita drag and drop. Yan ang maganda dyan, drag and drop. So, sa kahit anong position, malalagay mo or gusto mong pagpalitan ito, ilagay dito sa taas. Yan, nasa taas na ngayon siya or kung gusto mong pagpalitin, ilagay mo naman ulit sa ibalik mo. Yun ang maganda ng drag and drop. Yan. After nun, meron din siyang functionality na 90 widgets. Ibig sabihin, meron siyang paggawa ng buttons, headline, form, etc. Ganon. Responsive din yung editing niya. Specifically ng responsive editing. Yun yung perfect siya sa mga mobile devices at iba pa. Later, ituturo ko sa inyo yun. Then meron din siyang tinatawag na pop-up builder, yung ba pag may kinilig ka something, magpa-pop-up, katulad yung familiar kayo sa tinatawag na light box. Then builder, etc. WooCommerce, support, yan, ganyan. So, unang-una, hindi tibira tayo mag-coding. O wala nga tayong ginagawang coding sa paggawa ng website. Pure design ito. But, doesn't mean hindi tayo pwede mag-code. Pwede tayo mag-code dyan. Actually, meron siyang HTML dyan eh. Yan. Yan, pwede mo lagyan ng raw na HTML code. Halimbawa, gusto mong patakbo ng JavaScript or gusto mong maglagay ng certain code. Halimbawa, yung mga Google Analytics, pan-detect ng mga visitors, pwede mo ilagay dyan. Didrag mo lang yan. Code, since code yan, maaaring yung code nyan naka-hide. Or yung code naman yan, lalabas something, ano, ba, pwede mo rin gamitin sa tinatawag na mga advertising, mga Google AdSense, Google AdWords, ilalagay mo lang code dyan. So, lalabas dyan. Ayan yung code niya. Bukod doon, meron din siya mga shortcut keys. Kung master mo yung shortcut keys, okay yan. Maganda dyan, nag-auto-save din yung ginagawa natin. So, but, siyempre, iba pa rin yung talaga ikaw mag-save kasi hindi ka naman pwede mag-rely sa computer o sa plugin kung kailan niya gusto i-save. Support din yung copy and paste. Diba, kinopy ako to. Yan. Kung gusto mo ng direct design, ba, ito, ikaganyan mo. Yan. Etc. Or sa text, kung hindi niya, parang hindi niya madala yung element, kukuha tayo ngayon ng ano, direct design. Sasample lang ko kayo ng ano, hindi lang. Yun may mga style. Bawa ito. Ito yung text nito. Yan ito. Kung i-direct natin yan using visual, ito lalabas dyan. Yan. Ayan, yun. Nakukuha niya yung mga code. Which is pangit, di ba? So, dapat gawin natin. Kung i-direct natin, ganito na gawin natin. Yan. So, doon na lang natin i-edit. Yan. Yun yung pagkakaiba ng ano. Ng pag may direct design, saka ay indirect copy and paste, saka direct na copy and paste using text editor. Yan. O, punta pa tayo sa iba. Halimbawa, Parpax. Check natin. Yan. Maano kasi ito, matitino yung text nito. Dapat medyo maarte-arte yung text na makukuha natin. Yan. Bawa itong Philippines. Yan, tignan natin kung meron siyang medyo maarte-arting text. Ito yan, si Julia Barreto. Ayan. Nakita niya dahil si Julia Barreto, kinopya niya na pati link na kopya natin. Yan yung direct. Yan kung ayaw mo makopya yung direct, punta mo lang yan. Wala na siyang link. Wala din siyang, minsan di rin niya na isasama. For sure, hindi niya na isasama yung tinatawag niyang style. Ganun yun. Susunod naman, meron siyang global widget. Yung gaya ng ginagawa natin sa template, ibig sabihin na yung global widget, magagamit mo sa ibang pages, etc. Ganyan lang yon. Dart mode, hindi ko pa na-try itong dart mode, pero siguro magdidilim yung ano mo. Check natin kung saan dito yung dart mode. Settings niya. So, not very familiar ako sa dart mode.
Alam ko, ano lang yan. Anyway, hindi ka man kailangan yung Darth mode na yan. No, kung si Darth Vader ba yan. Yan. So, navigator, navigate between all pages, element, or layers quickly. Ito yan. Limbawa, ganito. Sobrang dami na yung ano mo. Sobrang dami na yung content mo. At naguguluhan ka na. Kasi minsan dyan, pag naglagay ka ng coding or something na, no, naghahalo-halo yan, minsan hindi mo na makiklik mismo yung ano mo. Yung ginawa mong elements, hindi mo na rin makiklik yung row. So, ito yan. Ito yung navigator. Maganda dyan sa navigator, yan. Ipapakita niya mismo sa'yo. Easily, kung saan yung menu. Ayun. Ipapakita niya sa easily na nasa loob siya, sa yung text editor. Yun. Yun, nasa navigator. Minsan very handy to, lalo na kung napakarami na nailagay na design sa isang website o sa isang web page. Yan yung element, yan yung navigator. So, shortcut, cheat sheet. May shortcut ta. May available daw shortcut, something. May revision siyang history. Mayroon din yan dito, alam ko. Revision history. So, ito yung history. Ayan. Ayan. Pwede rin tayong gumamit ng control, ng ano, tinatawag na control C, o kung ano yung ibabalik natin sa, ano ba, may ginawa tayong something. Tapos, po ito, ginawa, dinuplicate ko. Duplicate. Pintutin ko lang yung control C. Yun. Pero meron din siyang revision dito, history yan. So, ito yung sasabi ko kanina na Dart mode. Kung hanapin nyo, may Dart mode siya dito. Di lang. Dito yun eh. Yan. May light. May dart. Yan yung dart mode na sinasabi niya. Okay. So, finder. Yan. Gusto mo mag-search something sa Elementor. Ano ba? I-search mo yung ano. Try natin. Yan. Yan yung mga ano, pwede mo i-search sa halo-halo ang pwede mo i-search sa search ng Elementor. Then after nyan, meron din tayong ano, copy and paste style, global colors typography, ginagawa natin kanina. Ito yan, kung gusto mong global colors, yan, default colors, yan. So, enable lang natin siyempre. Hindi natin enable eh. Yan. So, global colors. Yan. Kung gusto mo siyang sheriff, kung anong content with mo, etc. Kung baga, ayan yung ano niya. Kung sa template na lalabas, yan yung lalabas niya. Kulay, etc. Yan. Advance, yan. Disable, default. Tatanggalin natin yan. Sa-save natin yan. So, tignan natin kung maapektuhan yung ano natin. Yan. So, ayan yung global colors na pwede mong gawin kay Elementor. Yan. Default font, default space, etc. So, balik pa tayo. Meron tayong redo, undo. Yung sinabi ko niya, may drop mode din tayo. Yung barang page mo, hindi mo na mapapublish, hindi mo na makikita ni visitors. O ano naman, inline editing. Yan yung mag-edit ka naman din. Isang pamamaraan ng pag-edit. Tatype ka sa screen. Ganito yan. Ayan. Minsan diba di tayo nita-type yan. O, so, punta tayo sa screen. Pwede rin. Yan yung inline editing. So, meron tayong custom color picker. Yan, nandito rin yan. Color picker. Ayan. Color picker yan. Dito. So, ayan yan. Ngayon yung unang-unang workflow na sinasabi ni Elementor. Meron kang coding, may navigator ka, may finder ka, etc. Workflow. Ibig sabihin workflow, yung pamamaraan, paano ka gumawa, paano mo gamitin si Elementor. Ayan. Una naman yung essential, yung mga vital na ano. May WooCommerce siya, supported niya, may pop-up builder siya, may mayroon siyang 300 designer made template, which is mamaya papakita ko sa inyo, may drag and drop siya, etc. Yan. Sa design naman, yan, ito.
Meron tayong tinatawag na background gradient. Ibig sabihin, so kung gagamitin natin yung background gradient, halimbawa ito. Ito gusto natin gawin yung anong gradient yung background niya. Pupunta ka lang sa style. Sen ito. Ah, yun nakita mo, stylistic. Ito yung unang color. Yan. Dati kakoding mo pa yan, di napakaganda. Pili ka na lang kung sa Regal. Which is, bihirang-bihira ko din magamit itong mga ganito na to. Yung mga ganitong style. Yan. But, sa ibang pamaraan, magagamit mo. Yan, nabawa ito. O yan. Yan yung tinatawag na gradient color. Susunod naman, enhanced background images. Ayun, yun yung ituturo ko later sa inyo, yung, o later sa iyo, yung paano maging almost perfect sa lahat ng mobile devices yung website na ginawa mo through mobile, through PC, through laptop, or tablet, in any devices. So, susunod, the Elementor Canvas, yung kanina ay pinakita ko sa iyo. Kung pipili mo yung ano, Elementor Canvas, totally mawawala lahat yung mga default design doon, makapaglagay ka ng additional template. Ito naman, absolute position, ginagamit din ng mga designer tulad ko, etc. Icons library, meron din yan. Bawa, ito. Maglagay tayo ng ito. Icon. Meron siyang icon na dedicated, which is ilalagay mo lang dito. Makakapili ka na ng iba't ibang icon. Napakarami niyang icon na yan. Pwede mong gamitin. Kasi icon, maganda rin ilagay. Maganda gamitin yan. Pwede ganyan. Or pwede ka rin naman na gumamit ng icon sa ganito pamamaraan. Itong button. Yan. Si button, pwede mo lagyan ng icon. Kung meron siya nakalagay na, katulad nito, icon spacing. Yan. So, pili ka lang ng icon naman, bell. Insert mo lang siya. Yun, ano icon. Yun yung icon na sinasabi na thousand of amazing icons. Totoo naman. Kung gusto mo naman gumawa ng background videos, madali rin naman. Maglalagay ka ng background videos. O, dito. Mag-ano tayo dito. Isang element yan. Ganito paglalagay ng background videos dyan. Maaaring kang gumamit ng embedded code o sarili mong videos. I-type mo lang videos. Bawa to. Yan. So, ayan, nakita nyo. Meron na siyang default. Ayan, si video, piniplay na niya. Ayan. Ayan yan. So, meron yung mga customization dito. Kung gusto mo autoplay or play on mobile, mute, etc. Meron siyang modus branding. Alisin niya ibang part ng ano. Yan. May privacy mode. May style. Gusto mo bang aspect ratio 1:1? Or gusto mo bang 3:2? O 21:19? Depende. Meron din advanced audio. Margin. Margin. Ayan. Tama. Background, etc. Yan. Yan yung ano. Yan yung paglalagay ng video. At maraming plugin dito para sa video. Kung alisin mo yan, pwede ka lang maglagay ng media carousel. Yan. Videos. Eh, ilagay mo lang yung link. Katulad nitong ginawa ko sa website ko. So, may tatlong video dyan. Yan lang. Halimbawa, ito gusto natin ilagay. Click mo lang yan. Kunin mo yung title. Ilagay mo lang dito. Hi, my name is Drew Nellis and I'm managing director of...
So, yan. Yan, hindi natin natanakuha ng tama yung video link. Kuha natin yung correct na video link. Yan. Sa so, update natin, tingnan natin kung lalabas. Ayun, lumabas siya. So, meron pa siyang option na maglagay ng ng images. Siyempre, pang front page, yung tinatawag ng thumbnail. Maaari natin gamitin ganito, yan. Ayun yung thumbnail niya. So, depende. May video ka na, tapos may thumbnail ka, pwede kang maglagay. Dalawa. Yan. Yan yung thumbnail ng images mo. O, ng video mo. Yan. Then, ang susunod naman ay may CSS filter siya. Nandito yan sa global. Ito yung CSS builder nandito. Yan. But, may gagamitin tayong later na plugin yung tinagamit ko CSS 0 mas mabilis kaysa dito sa CSS filters niya. Meron siyang shape divider. Ang shape divider naman ito, parang ganito. Ito. So, check mo sa advanced or sa style. Border. Ito pala, the shape divider. Mountains. Lagyan mo ng color para makita natin. Yan. So, nasa isyo na yan. Paano style yung gawin mo. Yan. Yan yung shape divider na tinatawag. Drops. Zigzag. Yan. Palitan natin color. Yan. Bottom. Para makita natin yung mga shape divider. Kulay puti eh. Yan. Yan yung mga shape divider. Ibig sabihin yan, mga divider yan. Style. Nasaan yan? Ang kagandaan dito sa Elementor, all-in-one na halos lahat. Nandyan na lahat yung pangangailangan ng design mo. So, gaya sinabi ko, anything na maisip mo, magagaya mo, i-design. Then, mas lalo mo pa mapapaganda yung design ng iba kasi nga, napakadaling gamitin ito. Balik pa tayo, meron pa tinatawag niya SVG icons. Na SVG icons, alam ko ito yung mga ginagamit na matataas na klase ng icons. Maganda to, super customizable. So, SVG, type natin kung ano ba meaning SVG icons. Yun, vector, lumalabas vector. Ibig sabihin kasi ang pagkakaiba ng JPEG, yung JPEG images, pag pinapalaki mo, binabanat mo, pinapalawak mo, pinapalaki, sabihin na natin, nadidistort siya, dumadami yung mga grain niya o nagiging pixelated siya. Samantala yung vector icons, nandiyan yung PSD o PNG, EPS, etc. Pag yung SVG is yung kind of format ng graphic files na kahit ba natin mo, ayos pa rin yung tsura. Makulay pa rin, ganun, or matingkad pa rin. So, balik tayo. Meron naman ditong background overlay. Add another layer of color gradient image above your background. Yan. Yung katulad yung ginawa natin kanina. Yung ito. Ito yan. Total yung kabuo niya. Itong background niya talaga ito. Itong parang gray white. Pero din na, nagkaroon tayo ng background overlay ngayon. Ito. Yan. So after nun, meron din tayong blend mode. Mix up backgrounds and background. Yung katulad ginawa natin kanina. I-mix mo. Pwede mo i-mix yung background sa foreground, etc. Back shadows. Ayan, sa mga ano yan, images. Ano ba ito? Or ito mismo pala siya, box na to yan. Box, yan. Style lang, yan. Napin mo lang kung saan yung shadows. Kung wala dyan, meaning, nasa iba yun. Ano ba? Nandito sa Apple. Yan. Typography, border, background. Yan.
Hanap tayo ng images. Pwede natin lakihan ng box shadows. So, style, box shadows to. Ayun. Ito nyo, may box shadows. Nakita mo. Yun yung box shadows. Then, susunod is motion effects. Yan yung may mga animation na maaari mong gawin sa iyong Elementor. Try natin maglagay dito sa ano. Sa images. Yan. Tingnan natin ang motion. Yan. Fading. Yan. Ito ng number. Update mo lang. Check natin na kung magpipade. Ito, ayan, may box na siya. Kaso, check natin kung magpipage siya. Mabilis. So, baguhin natin ang ano niya. Gawin natin bounce in. Up, I think not working. Check natin. Double check natin. Bakit hindi nag-work? Kung saan mag-work tong batay nag-work yung bounce in. Yan. Oh, try natin ilipat sa Chrome. Networking for a different reason, I don't know, but hindi nag-work. Pero try pa ulit natin sa using naman sa text.